Si Vic Mendoza, may isang grupo siya, no? Na medyo may pagka militante, no? Kaya marami silang alam, no, yung grupo. Yung mga kanya nang magandang makuha ng impormasyon. Oo, marami silang ano. Concern talaga sa ating sambayanan. Okay. Pero dalawang bagay ka to, medyo may advantage, may disadvantage. Oo, diba? Kaya lang, tayo nandito para magpahatid lang ng mga impormasyon, lalo na natatago, di ba? Yan, hindi na dadyari yung mga yan, eh. Scope. Mga sensitibong ano yan na hindi natin nababasa sa ating mga pahayagan. Pero dahil sa mga kaibigan natin, meron impormasyon tayong kung machismis yan, at least hanapin natin kung anong katotohanan dyan. Di ba? Pare ka dyan, katoto. Okay. Sige, mapunta tayo doon sa pangalawang bahagi ng ating programa. Ang oras po ay alas 4:20. So, tumakbo na ang oras. Okay. Kaya pala sakto lang ako, 15 minutes. ito, si Ka Victor ay founding member ng Filipinos Movement for Nationalism and Sovereignty. Partido ng Bayan, no? Welfare Committee, first quarter. Party list ba nato? Ha? Oh, party list to. Partido ng Bayan. Ayan na, tumawag si Major Estrella ng ano? Ng Balikatan. Okay. So, ito ay tama-tama sa ating tilaki. Nakikinig na si Vic para Siguro nakikinig siya. No? So, okay. May mga itatanong tayo ngayon dahil... Okay. Pakasukin natin si Major Australia. Hello! Ano po na po ang ating Balikatan Exercise? Ilan po bang kaduong bilang kabilang bilang ng kasundaluhan natin ng lalaki ito? Sa ating punto pa, mahigit na pag-uing Pilipinas ko ay lalaho kami ito ng mahigit isang libro ko papusit, no? Apa? At dito lamang sa video, hindi lang hawak kayo sa video, hindi lang sa pampasak natin. Ngunit po, hindi kong pag-aakita lang sa video ko to, ito ay libang mas mataas ng bilang. Apa? Kumpara po dun sa bilang ng ating tropa na lalaho dito sa Balikatan ng Pilipinas. Lagi po yung itong pagkakaiba po nitong Balikatan, no? Kung maipaliwanag ko lang ko ng Bagya. Ito po ay mas malaking military exercise po kumpara po doon sa ibang klase ng military exercise. Meron po tayong particular lang para sa Navy, yung karat, no? Kung tawagin natin. Meron naman tayong particular lang para sa Marine, yung Philippine Bilateral Exercise, yung Civil Life sa mga tawagin. Ito pong Balikatan ay nilalaho ka noon. No? Mas... sa ibig sabihin sa taong airport, army, navy. So, sama-sama na po sila? Sama-sama na po. At yung apong ginagawa ngayon dito sa taongan, eh gusto kong video ng emphasis. At ito ay madalas eh hindi yung ipapaalam sa ating mga kababayan. Opo. Malaking bahagi po nito, ang pinidad dito ay puro engineering project. Yung engineering project na to ay nakatutok at napatungkol doon po sa paggawa ng mga school building, no? Dito sa mga remote area ng ating lalawigan, kung saan na direkta ko at konkretong mabibinipisyuan itong ating mga kababayan, particular yung ating mga mag-aaral na papasok sa eskwelahan. Kung mga darating na taon, bago na kanilang eskwela, classroom, kompleto, may water system, may comfort room. At narinig ko kayo, meron pa tayong mga partner NGOs na mabibigay pa ng school supply at bag. Kasi po pagka sinabi nyo kasi Balikatan exercise para pumapasok po sa isipan natin ay yung ano, yung parang exercise na parang Maganda. Kaya po merong mga sinasabi natin mga may apprehension po ang ating mga kabayan tungkol dito, ano? So, yun po ay mabuti po at nabibigyan nyo po. Pero meron po ba kayong magiging gano'n na exercise ng parang military operation po? Military operation. Yes, alam mo, tama kayo dyan, ano? Yung kalahati ng bahagi nito at kasama po ito sa taunan, regular po natin ginagawa, yung joint training na magkabilang puwersa. Uh-huh. Ang ating pong Pilipinas, ang ating Pilipina troops at kasama po ang US forces ay joint po ay nagkakandakti ng cross-training exercise. Ang focus naman po nito ay ma-enhance po yung ating interoperability. Ibig sabihin po,
ay kung magkasama tayo, ano ba yung sistema ginagamit nila na pwede ko yung malaman at matutunan? Ano ba naman yung sistema yung ginagamit natin? Proseso, behavior, at maging taktika na pwede naman natin isende sa ating mga aliado, no? Katulad nga ng Bansang Amerika. Ngunit gusto ko, balikan ko yung sinasabi mo kanina, na meron, alam nyo, ang nakikita ko dito ay dapat nga matuwa tayo, ating mga kababayan, ang buong kabayan ng Pilipino. Dahil ang natitraining ko dito ay kasundaluhan po natin. Of the Philippines. Sundalo natin. Sundalo po yung ating bayan, yung natitrain at nahihinan, na kapag kagalanganin po natin yung expertise at skills natin ng sundalo, ito talaga meron naman pong i-deliver. O meron po tayong maibabahagi sa ating mga kababayan at sa ating bayan. So ito yung napaka-positivo, no? Bukod pa, bukod sa sinasabi ko kanina, na hindi tayo pumapayag at part ng mga planning na conference exercise. Magkalang cross-train, sabi nga eh, pag kakandak ng mga training na pang-militar, eh, yung community project, lagi natin sinusulong yan. At tuwa naman yung counterpart natin na nakikibahagi rin sila sa mga ginagawa natin sa Belize. May tatanong po yung aking kasama rito, si Engineer Willie Juan, ano? Sige po. Major, Engineer Willie ito, naalala ko na mga siguro sa dalawang taon o tatlong taon nakakaraan, ang balikatan, grupo ng balikatan ay nakatuwang namin sa isang voluntary work sa bandang Metro Angeles sa noong araw at ito'y multi-medical mission, no? Andun ang of course forces ng balikatan, andun din ang Pugad Lawin na sinakasaniban namin. At kung maalala ko, meron ding iba pang NGO doon, no? Philippine Medical Association at saka yung Philippine Dental Association. At nagbigay kami doon ng tulong sa mga mahihirap sa bandang Pampanga, mga babae natin, sa medical health, no? Meron kaming operation tuli, nagkaroon din ng dental, no? Libreng bunutan, at mga pagbibigay ng gamot. Ito ba, gaganapin din ninyo, gagawin din ninyo sa mga lugar na yan, sa Palawan at sa iba pa. Totoo po yan, ano? Kahit wala din dito yung tropa natin, ng counterpart natin sa US Forces, yan po ay regular na aktibidad po ng inyong kadatang lakas ng Pilipinas. Dahil nga ako sa, sabi nga, hindi masyadong nararating ang ating mga ahensya ng pamahalaan, yung mga remote places dito, sabi na lang dyan, ang itong ang focus na Pilipinas na nag-extend yung ganito klase ng servisyo. Tama po kayo, yung pagtutuling nga lang po, yung mga nakaraan, halos maabot na po ng 2,000 ng 2,000 yung natutuli pa lang natin dito, doon pa rito yung medical and dental. At ngayon, ang sabi natin, naka-plano rin po, mas malaki. Ibig sabihin, mas kasama natin dito, mas alihado natin sa American forces, mas marami silang resources padala, mas malaki ho yung gagawin natin. At Major, gagawin natin ito sa mga remote areas. Major, kasama ba sa tutulihin yung mga Amerikanong, ano, alam mo na, yung hindi pa na, ano, joke na dyan. Alam mo, mga kasama, madalas talagang biruan yan. Pero sa katotohan po, hindi na ho natin, sa experience po natin, nakikita natin, hindi ho talaga dinurot, mayroon pa rin tayong mga kababayan na medyo nagkaedad na. At hindi talaga narating ng mga ganitong klaseng serbisyo. Kaya naman, kalinisan ang sa atin na major, no? Kaya ine-espouse natin yan. Salamat po. May tatanong po yata isang kasama dito, si atando ko si Pasti na tumilan. Sige po. Major, magandang hapon. Magandang hapon po. Si Katotong Pasti mo to. May mga ilang araw ng dito sa North South Harbor bilang mamamahayag, nakasama ako ng Commandant Edmond Tan at ibang mga opisyalis ng Philippine Coast Guard. Opo. Na naging bisita kami dito sa barko ng barko de guerra ng US na nakaparada dito sa South Harbor. Ito ba ay kabilang doon sa mag-perform ng malikatan exercise na sinasabi? Posible po. No? Malaki yung posibilidad na yan po ay maging kabahagi. Alam mo bang kahalan ng specific na barko na yan? Hindi ko alam. Baka naman meron ko may guide na what yung barko na yan. Inaasahan po natin na magiging magkakaroon ko ng pagkakaroon ng aming barko ng Amerika dito sa gagawin natin exercise. At yung iba naman po ay gagawin dito dyan sa Luton. Nagkataon lang po ngayon na mas malaki ho yung gagawin natin aktibidad dito po sa lalawigan ng Palawan. Dito sa Palawan mismo. Ang exercise ba, naka-escape
schedule ngayon dyan sa Palawan lang, hindi na, wala sa ibang panig ng ating bansa. Tuloy pa rin po, kung ano po yung mga dating lugar na pinagagawa nitong mga exercises na to, magkakaroon pa rin po, kunit yung mas malaking bahagi ay magaganap po dito sa lalawigan ng Palawan. Ang mga posible, mga kailan magsisimula yan? Ito to? Nagsisimula na po. Ha? Nagsisimula na. March 15 pa lang po ay nag-set up na po tayo ng mga NCAP project. Hmm. At ngayon ay limang lugar po ang sinisimulan ho yung construction ng mga school building. Okay. Sa Palawan niya, sa gawing Palawan? Opo, opo. Dito po sa lalawigan lang. Particular, dito po yung iba dito sa Lusod ng Puerto Princesa. Okay, ano? Yung pong, Major, yung pong limang istilan sa lahat po yan, Puerto Princesa o yung mga ibang bayan din dyan, yung mga Koyo, ganyan, o? Dito po, Buswanga? Ayan, nandito po sa mga remote barangay po ng Puerto Princesa. Ah, okay. Yung naman po magiging mga proyekto ay itinuturo po yun doon sa mga lugar po sa norte at sa sur. Kunit sa kalukuyan, hindi pa po natin ma-identify yung mga exacto lugar sa Antugago na dito. Major, may nag-text lang po dito, no? Ewan ko kung pwede yung sagutin to o pwede yung hindi sagutin, no? Kung, kita tatanong po kung yung mga military hardware na galing sa US ay binabayaran po natin o ito ay libre? Ibig nyo sabihin na pagka binibigay sa atin o ginagamit po natin? Ang tanong po ay kung binabayaran po natin yung mga military hardware. Siguro yung mga bala na ginagamit sa military. O libre yung binibigay. Yun yung gusto kong alam ng ating tagapakinig. Ano po ito sa ginagawa po natin pag-technic sa kanila ay normal po nagagamitin natin yung mga resources na dala rin nila at yung mga lugar naman po ay tayo ko ang nagpo-provide. At yung pag-assist sa kanila rin sa seguridad sa lugar, tayo ko ang nagpo-provide. Pero malaki yung ang talagang naitutulong ng ating aliado sa na American forces dahil yung kanilang mga gamit ay mas-suited, diamak, at yung mga gamitan talaga nila na pinapagamit po sa atin na libre ay napapanginabangan po natin na matrain na natin agad yung mga sundalo natin para pag dumating naman yung mga bago natin gamit, ay alam na po natin gamitin na pinintay. Last question na po, Major, na? Kasi po, yung concern nga po dito sa ano, na bakit kinakabahan natin mga kabayan, dahil nga po, unang-una, dahil dito sa Balikatan, at parang ano, dati po hindi naman po dito sa western part ng ating Pilipinas, no? Bakit po dyan ngayon sa ating ginaganap yung ano, kasi ang concern na po, tayo yung nagiging target po ng ating mga ng ibang bansa, no? Lalo na yung concern po dyan sa partly, lalo-lalo na po in China. Hindi po ba ito magiging magbibigay ng tension doon sa ating bansa? Lalo na yung mga nag-claim dyan sa partly? Well, una, direct po walang kinalaman, no? Kung ginagawa po na balikatan exercise, dito po sa tension na nangyayari po dito apa? Sa Philippines, ano? Mm-hmm. Ito po ay matagal na ako nakaplano at regular po kasi ang pagkaplano 2 years before nakalatag na po saan sa ang lugar po kaganapin ang expectancy. Madal po natin pinapaliwanag na ito po ay hindi yung upwards sa pagpapakita ng gina. Yun nga po, actually yun po ang baka maging impression, no? Ang ating mga kapitbahay. Rather than, ano, pwede sinasabi natin ka, no? Pero yung impression natin ka, parang papakita po ng muscle ang US dyan sa Western Philippines. Opo. Ay, ang sagot nga po natin dyan ay hindi po, wala po itong kinalaman doon po sa tempo na nangyayari dyan sa Scottie o sa dito sa Kalayan Island. Uh-huh. Ang ating pong focus dito ay makapagdala po ng mga small pieces of development dito po. Uh-huh. Pahabol lang, tanong lang po kay Jiril. Major, ilang buwan ba yung balikatan natin dyan? Ito po ay tatakbo ng mahigit sa buwan po, ano? Kung nagsimula tayo ngayong aking ng Marso, tayo po ay magtatapos towards the end of the month of April. Okay. Kasi ganito, no? Merong programa na ating bansa na to enhance the beautiful sites, beauty spots of the country. Katulad na yan yung Puerto Princesa Underground River. At siyempre, okay, itong promotion na ito ay magdadala sa atin ng maraming turista, no? Pupunta dyan sa Palawan. Saka iba pang mga magagandang lugar sa bansa natin, no? At ang nakikita ko, maaaring itong balikatan ay pwedeng pansamantala magbigay ng assurance of security dyan sa lugar na yan. Kasi siyempre, maaaring
isipin natin yung mga nangyari nung araw na yung isang lugar dyan, magandang beauty spot sa bandang Southern Palawan eh, nilusob ng mga masasamang loob sa nagaling sa bandang... Mga Busayap. Oo, oh, Busayap, no? So, yung gawain na yan, sa tingin ko, magbibigay ng security. Kaya siguro, sabi ko rin, mabuti rin kasi maliban dyan sa ginagawa nyo, ay magbibigay ng, ano pag ito? Security. Security. Sa mga ating mga turista. Tama ba yun, Major? As a matter of fact, tama po kayo dyan. Hindi nyo natin mapipigilan yung ating mga kababayan at talagang madagdagan po yung kumpiyansa, no? Na sila ng mas malaki at mas malakas sa pwersa at makabagong kagamitan. Nalangigitan nila kayo din na korekto araw. Pero, Major, may tanong lang po. Kasi nung may nabalitan po na may sumabog na po dyan sa underground river, sa mga nakarang araw. Hindi po, ito po ay base po sa report po na ginawa ng ating Pilipinasan Police at karong po siya ng spam drain exercise dito. Okay. So, parang exercise lang po yan? Yun po ang... Dito sabi na, ng PNP, no? So, sana malaman po natin ang katotohanan dyan. Baka po nagkakaroon na ng ano rin, no? Sinatabo tayo po yung ating tourism industry dyan. Tutulungan po natin ang ating counter sa Pilipinasan Police sa Pilipinasan. Okay, yun po. Meron po ba kayong pahatid na mga pangusap o salita sa ating mga kababayan para naman po sa kakatahimik na kaming kakapayapan ang isipan ng ating mga kababayan? Yes, maraming unang po. Maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo po sa inyong Armed Forces ng Philippines dito po sa bahagi ng Western Command. Ano po, pamumuno ng aming commander na si Lieutenant General Juan Cortaban. Ang aming pong patuloy na panawagan sa ating mga kababayan sa buong barika, ay huwag nyo natin pag-alala, no? Yung sinasabi nga yung ating claim dito sa teritoryo dito sa Kalayan Island Group. Patuloy po natin itong babantayan at i-assure po natin yung ating sovereignty at yung ating teritoryo integrity dito po sa ating lugar. Kaya po tayo may Western Command dito ay para umapangalagaan itong bahagi ho ng West Philippines ang tawagin po natin. Kaya alam nyo po yung bayan yan dito sa Palawan, ay kakaibo. Kaya yung nararamdaman dito yung bayan yan, dahil tulong-tulong po ang sundalo, ang pulis at ating mga kababayan, talagang tinutulungan po tayo para makalakas po natin, no? Hindi lamang yung ating testuling kung tawagin, hindi yung pati yung ating mga ginagawang developmental efforts dito po sa mga isla na kung saan isasabi po natin na bahagi po ng teritoryo na ating bansa. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating. Maraming salamat po. Major Estrella. Major, tatanong ka ba pa na? Ate, may kukunin lang natin yung kaya, yung buong pangalan at saka yung cell number. Major, ano po yung full name, sir? At kasi Major Estrella po na... Neil Anthony po. Neil Anthony Estrella po. Apo, apo. Sige po. Ano kayo sa sa Army, sa Marines? Major? Marines po, o Marines. Ah, Marines. Lahi pala ni Dolopino. Apo. Maraming salamat po, Major. Maraming salamat din po. Si Major Neil Anthony Estrella, ang ating balikitan exercise dito sa Palawan. Okay. At si Rainbow, nag-interi kanina. Tuloy-tuloy po tayo, oras ay alas 4:40. Rainbow! Yes, magandang hapon po sa lahat ng radio listeners. Oh, absent ka last week, ha? Oh, I was... Magandang hapon, Rainbow. Pero na-monitor kita, nasa Palawan ka, puro palpan ang sinubukan. Hindi, weather ko noon, kaya nasa Palawan ako. Ayan, ang hirap sa'yo, bet. Hindi mo kami... Hindi mo kami inibita, na-monitor ka sa Facebook, may mga picture ka na sa Palawan. Nauna ka na pala dyan, ha, Rainbow, ha? Oh, invited ako ni ano, eh. Ni Mayor Haji doon. Nag-report kami doon. Ako yung maraming artist. Kasama niya si Margin, eh. Oo, walang buong mga artista sa underground river, ha, naman sa Rito Medyo. Pero nagtrabaho kami kaya ako nandun. Ah, okay. Sa report ba, in-interview ko si Mayor Haji doon. Oo. Binabati nga pala kayo lahat ng mga radio listeners na BWAD. Ano sa inyo yung katotong podcast dito dami? Oh, mas maganda kung may nakarating na nakakatak dito. Oo, Rainbow. Kaya nga eh, wala pong blog. Mamaya may joke ako siya, Rainbow. Rainbow? Matagal, Rainbow, matagal kong sinasuggest kila Mayor Agudon na lagyan ng lighting doon sa underground river para pag pumasyal yung ating mga turista, nakikita talagang beauty. Oo, ang dilim kasi masyado eh.
Oo, madilim talaga. Oo, halos di mo makita yung mga stalagmites at mga stalactites na. Oo, ayun, meron ka pang plaster na malaki para makita yung mga stalactites at stalagmites. Oo, ayaw daw nilang lagyan kasi daw mababago yung nature doon. Eh, sa akin naman, how would you enhance the beauty of the underground river if you do not provide adequate lighting? Kasi ang dilim talaga. Talagang binibenta rin yung dilim. Paano kang maliwanag, hindi ka na magpa-flashlight. Pero maganda din yung ano, yung mga beaches doon. Ah, okay. Ah, oo, maganda. Ano spelling? Ano spelling? Nang? Nang beaches. B-E-A-T. Ah, B-E-A-T. Baka yun yung sabi ni partner, ibang spelling. Okay, so i-report. I-report natin. Oo nga, kanal balitaan nyo ba si Bibi Gadanghari, si Rustong Padilla? Oo. Ano na? Totoo ba kayo nagpa-transfer ka o gumanda siya ngayon eh. Talagang todo-todo na ang kanyang pag-agising babae ngayon. Eh, ano ba totoo? Malalaman natin, ayoko pa muna mag-comment. Mas maganda siya matanong ko. At malamang, one of these days makikita ko. Interviewin mo at dali mo dito. Dali mo si Bibi Gadanghari dito sa... Nakamatalbogad ako. WAB. Gawin natin kiss na, katotoo. Para... Pumisim ka naman, yun lang, tayo. Yun lang, yun lang. Yung patalo ko nga, ba? Kasi Katrina, ngayon, nabuntis siya ng 3 months kay Chris Lawrence. Ba, ito yun ang maganda. Oo. Naku eh, bahala na. Maalalaman natin kung gano'n sila ikakatal ko ano pa po yung plano ko nito. Susunod na aking report. Ayos, ayos. Sige, yung patalo ko nga. Oo oh, naman, darating dyan. Ako yung bumalik si Ate Marlin doon eh. Ah, gano'n. Bala, iwan yung pasalubong. Nakakita yata ng boyfriend. Ah, ganun ba? Before that, ano, binabati ko si Ate B ng ARKK Enterprises dito sa Ate Polo City. Okay, okay. Okay, that's all. This is Rainbow. Nagsasabi, that's all with the Rainbow After the Rain. God bless you all. Salamat.